Hello guys, magandang araw sa ating lahat at welcome back ulit sa aking channel. At ngayon papakita ko sa inyo guys ang aking explanation with drawing o sketch map sa isang area guys na nagawan ko ng video. Kung naalala nyo o napanood nyo yung unang vlog ko na ipinakita ko sa inyo ang dalawang puno ng mangga o yung dalawang century mango tree na nasa isang area guys. At ito yung drawing explanation. So, ginawan ko talaga ng drawing o sketch map para maintindihan talaga ng mabuti ng ating mga kasamang treasure hunter. At kung may mga ganitong marker sa kanilang area ay kanilang ma-apply guys. So uulitin ko ang aking pag-explain ay sariling idea ko, sariling experience at sariling kaalaman guys. At ito ang markers na ito ay magkapareho sa isang area na nakunan ng ating mga kasamang treasure hunter. So, nakausap ko yung ating tropa, kasamahan nating treasure hunter, at sinabi niya sa akin kung paano nila nahanap o natagpuan yung item sa ganitong klaseng markers guys. Ang kaibahan lang guys, yung na-recover nila ay mga bato, dalawang big boulder na naka-align sa north and south alignment. O ang kaibahan lang itong pinapakita ko sa inyo ay dalawang puno ng mangga guys. Ito yung mga century tree na talaga. Makikita nyo naman sa video na may katandaan na talaga ang dalawang puno na ito guys. So bago tayo magpatuloy, maraming salamat nga pala sa ating mga kasamang treasure hunter na palaging nakasubaybay at nanonood sa ating mga video guys. So lalong-lalo na kay Bro Darwin, kay Joe Hans diyan sa may Agusan del Norte. So, magandang araw sa inyong lahat diyan bro, ating mga kasamang treasure hunter diyan sa may Agusan del Norte. At also kay Bro Jay de la Serna diyan sa may Agusan, kay Katrina Laryosa diyan sa may Maramag Bukid Nun. Kumusta sa inyong lahat diyan guys, mga kasamang treasure hunter natin dyan sa may Bukid Nun, kay Bukid Nun TH. Also kay Bouncing Hunters TV, kay Rodilo TV, kay Bro Kuya Idnes. Maraming salamat bro sa iyong pagbisita sa aking channel. Kay Bro Tony Gutis dyan sa may Maryland, USA. Bro, maraming salamat sa iyong palaging pagbisita sa aking channel bro. At also kay Bro Jonathan Musiko diyan sa may Dabao. So, maraming salamat sa inyong lahat guys. At sana huwag kayong magsawang magsuporta sa aking channel. So, maraming salamat sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat guys. So ngayon mga katiits, bird's eye view tayo mga katiits. Sa taas tayo. So, ito yung dalawang puno ng mangga guys na naka-align sa north and south alignment. So ito yung compass direction. So ibig sabihin naka-north and south alignment itong dalawang puno ng mangga guys. So kagaya ng sinabi ko, ang aking pag-explain ay base rin sa actual na experience o successful experience ng ating mga kasamang treasure hunter kung paano nila nahanap yung item sa mga ganitong forma na mga markers. So ang unang ginawa ng ating mga kasamang treasure hunter guys, so ipaalam ko lang sa inyo na successful recovered yung item sa area ng ating kasamang treasure hunter. So, ang sa kanila lang ay bato, dalawang malalaking bato o big boulder na mga markers ang nandun sa kanilang area, at gamit nila ang
na-recover nila gamit ang triangulation pattern. So ang ginawa nila guys, unang ginawa nila ay kinuha nila ang gitna. For example, ito na lang ang pagbasihan natin, itong dalawang puno ng mangga. So ang ginawa ng ating mga kasamang treasure hunter, una nilang ginawa ay kinuha nila ang gitna guys. For example, ito, dito ang gitna. Ayan. So ito ang unang ginawa ng ating mga kasamang treasure hunter. At pagkatapos nilang makuha ang gitna, ay sinukat nila guys. O, galing dito sa gitna, sinukat nila papunta dito sa puno. At ganun din sa kabila, galing sa gitna, nagsukat din sila padulo, papuntang hanggang sa puno guys. So for example, ang distance ng dalawang puno ng mangga ay nasa 15 meters. For example, ito ay 15 meters distance. So galing dito papunta doon. So ibig sabihin 15 meters nasa 7 meters ito. Galing sa gitna 7 meters, 7 meters ang sukat guys. Ang pangalawang ginawa ng ating mga kasamang treasure hunter ay kung ano ang sukat dito guys, ay yan din ang sukat. Nagsukat din sila galing dito sa gitna, dito patungo dito papuntang east. Ayan. At ganun din dito sa kabila guys, galing sa gitna, nagsukat din sila 7 meters. 7 meters patungong west na porsyon naman dito. So ayan, after nilang magsukat guys, ay nagtisdig sila. So ang unang tisdig nila ay dito sa gitna mismo, dito. Ito yung first tisdig. Ito ang area na to. 2 meters negative. Walang kahit isang trail marker o hidden trail marker silang natagpuan dito sa gitna guys. Ang pangalawang tisdig nila ay dito sa may bandang west, dito na porsyon. Second tisdig, 2 meters pa rin, dito sa may bandang west na porsyon. At negative pa rin, wala silang marker na natagpuan. 2 meters mahigit, walang kahit isang markers na nakita nila guys sa pangalawang tisdig nila. So ang ginawa nila, dito sila sa pangatlong tisdig. Third tisdig. Ito, 2 meters. 2 meters pa rin. Pero dito sa may bandang east, 1 meter pa lang yung hukay nila guys, ay may mga HTM na silang natagpuan dito sa may bandang east na portion. So nung may mga HTM na silang na-encounter, ay nilakihan na nila yung hukay at pinagpatuloy nila guys. At mababaw lang, 7 meters mahigit, ay successful nilang na-recover ang isang small deposit na item. Sabi nila ay ammunition box lang daw na nakasiminto ang nakuha nila guys. So mga ano lang, small deposit lang. Pero kahit ganun, tiba-tiba na rin yun. So ulitin ko guys, ang unang ginawa nila ay kinuha yung gitna, tapos sinukat ang distance galing sa gitna papuntang puno. At kung ilan ang distance, ay yun din ang distance papuntang east at saka papuntang west na portion. At ito ang tatlong point ay tinisdig muna nila. Dito sila sa gitna ng nag-umpisa. Pangalawa dito sa may bandang west, at natagpuan nilang item dito sa may bandang east.
So sana naintindihan nyo guys. O ang pagdecode nito ay applicable lang sa mga markers na kagaya nito. Dalawang puno na naka-align o dalawang big boulder ba na naka-align. So subukan niyo ang ganitong pag-decode mga ka-TH. O kung may mga ganito sa area niyo, subukan niyo ang ganitong pag-decode. Kunin niyo lang ang gitna tapos sukatin at yun din ang sukat papunta doon. So triangulation ito guys, kung makikita niyo dalawang puno, kung i-connect natin yan dito sa may bandang S, naka-triangle yan. Yan. Ayan. Kaya sinabi kong triangulation method ang pag-decode. So missing lang ito ang makikita nating surface trail marker ay itong dalawang puno lang, kasi yung missing ay nandyan mismo ang item sa pangatlong point para maging triangle sila guys. So sana naintindihan nyo at may mga idea kayong nakukuha sa aking konting explanation at ma-apply nyo sa inyong area guys. So ginawa ko to kasi may nag-request nung na-post ko na yung video, may nag-request sa baba na baka pwedeng gawan ko ng sketch map para mas lalong maintindihan. Kaya ginawa ko ito guys para sa mga nag-request. At kasi mas maganda naman, mas madali mong maintindihan pag ganito compare sa actual na video sa area. No, mas madaling maintindihan pag may ganito guys. Kaya sana yung nag-request ay may idea kayong nakuha at ito'y makakatulong sa inyo guys na ma-apply nyo sa area nyo. So ang aking pagdikot ay hindi ibig sabihin na 100% sure tayo, kundi pinagbasihan lang natin ang actual na experience, successful experience ng ating mga kasamang treasure hunter sa mga ganitong forma na mga treasure marker. Yun lang. At sa ating mga kasamang treasure hunter na expert na, kung may mga idea pa kayo, so pwede kayong mag-comment sa baba guys para dagdag kaalaman na rin. Dagdag kaalaman na rin sa amin, sa aming mga baguhan. At siyempre sa ating mga kasamang treasure hunter na nanonood guys. O, yun ay malaking tulong sa amin at sa kanila. O, mag-comment lang kayo sa baba yung mga kasama nating expert na, yung mga tinatawag nating senior na mga treasure hunter. O, marami ng alam, marami ng experience sa mga ganitong adventure. O, ulitin ko, sana ay naintindihan nyo at may mga idea kayong nakuha guys sa aking munting konting presentation. O, maraming salamat nga pala sa lahat ng nanonood. At sana ulitin ko, huwag kayong magsawang magsuporta sa aking channel. O, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat mga ka-treasure hunter. O, mag-ingat tayo palagi at huwag kalimutang magdasal bago sasabak sa ating pag-explore mga ka-TH.